Okay guys, ito na nung puli si Electrical Official Vlog. At may topic po ito ngayon, ituturo po sa inyo kung paano po gumawa ng quotation para po sa pasa payroll, para sa pagkita sa kontrata, mga contractor din sa atin sa Pinas. Kung paano tayo mag quotation na pasa payroll. Ito po, example po ito, ituturo ko sa inyo. Ayun, talimbawa po, meron tayong dalawang electrician at saka ikaw po, ikaw mam contractor, is iyan mo na, isama mo yung payroll sa sarili mo. Ayan, ito po yung supervisor, sabihin natin na orange na 500 per day, 300 naman per day po ito, ano, kamali po yan, hindi, dalawa zero po yan, 300 per day, yan hindi po 30, okay. Ayan, solution 1, supervisor no engineer may pantry 3 times 30%. Ayan, pang pagkuha, ah. Meron ka pong 650 per day. Ayun, 650 per day sa isang linggo. Dahil walang pasok po naman ng linggo. 50 times, ay lalabas po 3,900 per week po. Next, computation mo para sa mga tao mo sa electrician. Ayan, 300 ang lalabas na 3,900 po ito. Ano ba ito siya? Ayan, 3,900 po yun, ha? 3,900, ayan, times 6, 2,340 po yan. Ah, tama nga, 300 po, mali pala. Mali pala, lahat ito eh 390 talaga, 390, sorry po, 390 talaga, 390, alisin mo yan, 390, ha, hindi po 390, ha, mali po, ha, 390 po yan, 390. Ito po ang ano, 2,340 per week, ay times 2, dalawa yung electrician, meron siyang 4,300 na nasusulduin sa inyo. Ayan, ngayon para kung makapagpasa payroll kayo doon sa main contractor nyo, kung kaya mo ibagayin po. Ayan, 85,800, lagyan mo pa ng 6%. Dapat maigawa nyo po ng pass ng payroll is 9,000 94, yan ang dapat ibibill nyo po, 14,000. Okay po, thanks and subscribe my channel para ma-notify po kayo kung susunod na video ko. Okay po, yan ulitin po siya para makaliwanagan niya yun. Ayan, solution number 1, 3,900. Ito isa 300, 390 times 6, 2,340 times 2, 4,680. Okay po, 390 plus 4,680 is 8,580 per week. Yan po ang dapat maano nyo. Ngayon, nakuha na po natin yung 8,580, laging patungan po ulit na natin ng 6%. Ayan, dapat ma-bill nyo is kulang 10,000. Ayan po, 9,094.8 pesos. Okay guys, maraming salamat po. Bye-bye!